So yun, what's up mga Drivingson here. So bali today, share ko lang sa inyo kung ano yung mga naging issue ng motor ko. Sniper 155 after kong mag-North Loop. So yung total mileage kasi natin is 1,232.4 kilometers. Tignan natin yung motor ko, ano naging problema. Let's go. So bali ito yung motor. Ayan. Sniper. Tapos, check natin yung mileage kung ilan na yung ano, tinakbo. Double check lang natin. Baka nadagdagan eh habang nasa garahe. So, ayan. 1,232.4 pa rin. So, hindi po mababago yan. 3P to 3P. Ayan. So, yung total odo natin ay 17,245. Yung total odo. So bali ito yung motor. Ayan. So yun yung gulong, medyo nasagad natin. Hindi ko pa nililinis ito eh. Kasi ano, tinatamad pa ako. And then yun, yung gulong serve talaga niya yung purpose niya. Dahil hindi naman ako nagkaroon ng problema sa bankingan. Tapos yung mugs niya, ayan, wala naman siyang bengkong after ko siyang ride. So ang sikreto ko lang dyan ay tamang PSI ng gulong. So dito kasi sa sniper ko, tsaka sa raider ko, ang isa lang ang ano, pressure ng gulong ko harap likod. 29 sa harap, tapos 31 yung sa likod. Ayan, wala siyang bengkong. Ayan, ang pinaka naging issue ko lang dito sa motor ay itong kadena, yung slack ng kadena. Kasi sobrang ako nahigpit. Pero ayun, na-adjust ko naman nung nasa Isabela na ako. Okay naman yung takbo ko na nung pag-uwi. Preno ko, RCB sa likod. Hindi ko nagagamit ito eh. Puro front brake kasi talaga, hindi ko magagamit ng rear brake. Tapos suspension ko, hindi naman nagtagas. Ayan. Nibasa yan dito. Tapos, ayun. Hydraulic clutch ko, ayan. Yung clutch pump nandito. Wala akong naging issue sa clutch pump ko. Very reliable yung racing boy na ano. A clutch lever, tsaka hydraulic clutch. Yung ilaw dito lang namin nilagay for the meantime nung nagwa-ride ako. Pero huwag niyang gagayain to kasi bawal to dito eh. Tapos yung suspension ko sa harap, ayan. Hanggang dito yung dump kapag nagpo-front brake ako. Hanggang dito yung sumasagad. And adjust ko, medyo tinigasan ko kasi dati eh, sumabot siya hanggang dito sa baba. Yung front tire ko, ayan, okay pa rin naman. Sagad dyan. Ubus yun eh, hanggang dito talaga. Road winner ng malakas. IRC RX02. Tapos yun, ito, napakaganda na gamitin tong brake na to dahil napaka-smooth mong mamreno. So ayan yung upod niya sa disco, ito mo, buong buo. Hindi siya tumatalong kapag ano, kapag namimreno ka. Hindi parang kumakaldag yung preno mo. Ito yung ating crankcase cover, okay naman. Kala ko nasa loob. Sa labas pala. Wala akong problema sa rear set eh, kapag bumabiyay ako. Hindi ako nangangalay dito kasi sanay na talaga ako. Tapos yun, ang nagiging konting problema dito sa swing arm ko, sa pro arm. Ayan, tumatama. Dito kapag nagpe-play yung swing arm mo, yan tumatama dito. Pero parang minimal lang naman siguro yung sa susunod. Tignan natin yung langis kung gano'ng kadumi, pero so far ito na yung motor natin. Ayan, Sniper 155 natin na hindi daw pwede pang endurance or northern loop. So ayan siya, gamit lang ako ng ano, cellphone mount na may charger para hindi ako maubusan na baterya ng GoPro. Tapos yan na. Yan na lahat siya. Tapos yung RK ko na Black Scale Series na kadena. Ayan. Okay na okay pa din siya. Maganda pa rin naman tong kadena ko. Tapos yan, para malaman mo kung maluwag na dito, hilayan mo lang to. Kapag nakikita mo na yung mga butas nung ano sa kabila. Yung sabi palitin na. Ito maganda pa to. So yan. Ilang beses ko na tong nagamit ng long ride. Pinang endurance ko na to ng 700 kilometers, tapos nag-north loop pa ako ng isang beses, tapos nag-north loop pa ulit ako ngayon. So ayan, siguro more or less 10,000 kilometers, ganyan pa rin kaganda yung slack ng kadena dun sa sprocket. Idagdag ko na lang din itong upuan ng Sniper 155. Hindi ko lang alam kung pareho lang din to sa Sniper 150. Stock seat man or itong naka-dual seat na. Ang problema ko dito, ito yung pinaka-issue ko talaga sa Sniper ko. Matigas yung upuan niya kahit pinadagdagan ko na ng foam. Ito, matigas talaga to. Ito, hindi ko alam sa backride kung matigas kasi hindi naman ako nagbabackride dito. Lagi lang on driver. Tapos ito, yung pagkakakamel nito. Yan, very effective siya. Hindi talaga ako napupunta sa harap. Lagi lang ako nandito sa upuan ko. Yun, share ko lang.
Marami kasi nagtatanong kung kaya ba ng ganitong motor yung North Loop. Marami akong nababasang ganun eh. Regardless kung anong klaseng motor meron ka, as long as well-maintained yung motor mo, fully functional lahat no piyesa ng motor mo, hindi ka magkakaroon ng aberya kapag buhay ka. So siguro sa mga lower displacement na walang radiator or walang oil cooler, magiging problema mo na lang doon overheating. Ito sa sniper ko, ang sabi nila dyan, yun ang issue ng Sniper 155. Lagi daw nag-overheat. So ayan, hindi naman ako nag-overheat nung pumiyahe ako kahit so araw, sobrang tirik yung araw nung tanghali. So kapag babiyahe kayo, make sure lang na palit kayo ng langis, bago yung langis nyo. And then, yung mga preno nyo, check nyo. Check nyo yung mga preno nyo, and then yung mga bearing, mga tornillo, make sure na mahihigpit sila para hindi kayo matanggalan ng mga pyesa, malaglagan ng tornillo habang nasa biyahe kayo. Kasi ilang beses ko na rin naranasan yun. May instances kasi na kahit sobrang higpit na ng tornillo, natatanggal pa din. Ang technique doon, gamit ka ng Mighty Band o kaya Loctite. Yun, lagyan mo na Loctite yung thread ng tornillo para siguradong hindi siya mabubunot sa lakas ng vibration ng motor kapag high RPM o kaya sa sobrang tagtag ng biyahe mo. Tapos, make sure na yung suspension nyo ay naaayon sa bigat nyo para hindi masakit sa katawan kapag nagra-ride kayo. Yun, ganun lang ang sikreto kapag nagra-ride ka. Make sure na angkop lahat yung motor mo dun sa sarili mo, sa rider, tapos at saka dun sa road condition mo. And para hindi masakit sa katawan kapag nagra-ride ka. And then, yun, very convenient and comfortable yung ride mo. Gaya na sabi ko dun sa vlog ko, hindi naman sumakit yung katawan ko dito sa Sniper 155 ko. Bali, ang sumakit na siya, nararamdaman na ako na sakit ng katawan sa Bukaw ay Bulacan na. Malapit na ako nun eh. So, mga 18 kilometers away na lang na yun sa bahay. Sa next video, share ko sa inyo kung gaano kaitim yung langis ko or kung gaano kalinis pa yung langis ko after ng ride na 1,232 kilometers. Repsol kasi yung gamit natin. So, tignan natin kung gaano kaganda yung Repsol. Let's go. Dagdag ko na lang din yung total na gastos ko dun sa gasolina dun sa Sniper 155 ko. Dun sa buong North Loop. Ay siguro more or less less than 1,900 pesos. Pero sabihin na lang natin 1,900. Ganun lang kalaki yung gasos ko sa buong biyahe. Sa gasolina lang. Tapos sa inumin, hindi naman ako nagbaon. Hindi naman ako bumili ng inumin eh. Tapos yung pagkain kasi medyo nakalibre ako ng pagkain doon sa Tugigaraw sa Moto Plus dahil yun, pinatikim na sa akin yung masarap na delicacy ng taga Tugigaraw, which is yung Batil Patong. So maraming salamat.